Yung kasi pinapalabas nila, joint venture agreement. Basically, to justify, siguro yung walang bidding yung award ng contract. Pangalawa, alam naman natin na kagaya nga na pag-usapan, malinaw sa saligang batas na hindi pwedeng mag-lease ng government land more than 1,000 hectares. So ito, mga mahigit 5,000 hektarya ito. So to justify, siguro, para lang to make it appear na hindi nga siya straight lease, ginagawa nilang joint venture agreement. Pero malinaw naman sa ating pagtatanong kanina na yung 5,000 pesos na binibigay sa gobyerno, yun ay rental. At yung share ng government na mahigit piso ay yun yung kunwari in addition to the rental. So, di po kayo convinced doon sa sagot mo? Hindi, malinaw naman yung sagot nila dahil sinagot nila na yung 5,000 talagang rental yun, binibigay sa gobyerno. So, kung rental yan, edi lease. Di ho ba? Hindi, ganito yan. Paghiwalayin natin, let us judge the facts as it is. Huwag nating haluan ng kung ano man yung rekado. Tingnan muna natin, tama ba, totoo ba na nalugi ang gobyerno rito? Totoo ba na yung kontrata highly disadvantageous to the government? Yun ang dapat natin tignan. If it is not highly disadvantageous to the government, then we entertain other reasons and other motives.